Welcome back to my channel. My name is Buzz and for today's video, pag-uusapan natin yung pag-install sa aming Korean blinds na nakikita nyo dito sa may likuran. So, naisip kong gawin to ng video kasi naisip ko baka magiging informative siya para sa mga nagpapagawa ng bahay or kasalukuyang ang nagpapagawa ng bahay at nais pumili kung magpapa-Korean blinds sila or curtain. Today, i-explain ko kung ano-ano yung iba-ibang uri ng Korean blinds kasi na-explain din naman siya sa akin. And then, yung advantage having Korean blinds sa bahay at saka yung cortina din. Kasi isa din yun sa pinag-isipan namin, binay namin lahat kung magko-Korean blinds ba kami or magko-curtain nga dito sa bahay. So, if you're interested, please keep on watching. So, umpisan muna natin bakit Korean blinds yung napili namin. Una kasi pag Korean blinds, feeling ko mas presko siya. Tapos, mas malinis, wala nang laba. Kasi ito, inaano lang eh, tinitissue or wet wipes sa tuwing may mga makikita kang yung parang tae na mga insekto, hindi mo naman maiiwasan yan or konting dumi, matatanggal siya. And kala ko plastic to, cloth pala siya. So, ayun, dinidinisan ko lang siya ng tissue. Ganun din naman yung sinabi sa amin na kung may mga dumi, pwede siyang gamitan ng wet wipe. So, ayun, ganun yung ginagawa ko. As of the moment, malinis pa siya. Ayan. Ayan. And isa pa sa mga reason pala, guys, kaya nagpalagay na lang kami ng Korean blinds lahat. Eh, iba-iba yung shape ng ating blinds. As you can see dito sa may stairs natin, meron tayong mga blinds dyan. So, kailangan talaga natin magpa-install at saka para-para-parehas na lang. Puti nga yung kinuha namin. Actually, hindi siya puti. Cream. Kakulay siya ng wall namin para magmumukhang malinis talaga. Minimalist kasi yung gusto sana namin, yung parang konti lang yung gamit at saka yung theme ng mga, yung kulay halos para parehas. Kaya yan, ganyan yung kulay na napili namin. And meron palang dalawang way ng paglagay dyan, guys. Meron siyang ganyan or yung sakto lang talaga sa butas ng inyong window na magmumukha siyang laminated, ganyan. Mamaya papakita ko kasi yung sa taas namin, pinagawa kong ganun. So sabi ko, yung part na yan gusto ko, yung sakto lang talaga sa window para mas maganda siyang tingnan. Yung ganito kasi, kaya ganyan yung pinagawa namin kasi we're still thinking na someday, magpapalagay pa kami ng mga grills dyan sa may mga ano namin, sa may mga bintana namin for safety nga, for safety purposes. Ito, sakto siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede siyang ganito para magbumuka siyang naka-laminate, mas malinis siyang tingnan. Unlike yung mga iba natin hanggang dito. So sabi ko, gusto ko ganito para mas magandang tingnan. Partner sila noon. Ayan lang. Yung downside lang doon, may konti pang lilitaw na sunlight pag ganun. So yung ganito, mas maganda siya para yung sunlight, hindi talaga siya papasok. Ngayon naman, i-explain natin yung iba-ibang klase ng Korean blinds. So na-explain sa akin tatlo, which is the basic one. Yung basic, maganda siya. Parang yung itsura niya pag dinagay, hindi siya plastic eh, pero para siyang glossy. Ito naman, ito yung pangalawa, which is semi-blackout daw yung tawag dito. As you can see, ayan. Ganyan siya. Yung texture niya, para siyang cloth. Ayan. Tapos, yung basic nito, para siyang plastic, pero mas maganda siya. Magpapakita ako ng sample yung basic niya. Mas maganda siyang nakikita kasi nga mas glossy. Tsaka, basta mas maganda siyang nakikita. Ito kasi, tignan nyo. So, ito siya sa malapitan, guys, yung basic. Mas malambot siya ng konti. Tapos, ganyan. May mga linya yung part na to. And, ayan. Mas matipis lang siya ng konti. And yung texture iba din. Ayan. But it's still good. Ganda pa rin siya. Itong dito niya walang linya. Net lang. Pero yung basic nila, may mga linya dito. Mas maganda siyang nakikita. Pero pag hahawakan mo, parang mas makapal to or mas matigas ng konti ito. Yung semi-blackout. And then, yung isa naman nila, yung Picasso, yung pinakamahal, ayun, blackout talaga siya. Tapos pala guys, hindi lang pala ganito yung klase ng blinds. Meron din tayo yung vertical blinds. Maliban sa three types ng blinds na sinabi ko, which is yung basic, ito nga yung semi-blackout and blackout, which is the Picasso daw.
Meron din pala tayong vertical blinds na yun din yung pinalagay ko sa taas kasi mas malalaki yung mga bintana doon. At saka yung isang door kasi doon na sliding papunta sa balcony. Mas maganda kung ano siya, kung vertical. So, ito yung vertical blinds na sinasabi ko, guys, papunta sa balcony natin. Medyo malaki siya. Initially kasi dapat ano yan, ipapa-cortina namin. Pero nasuggest nga sa amin itong vertical blinds na to, which is mas maganda rin naman. Very elegant yung dating. Parang naka-cortina ka, pero yun nga, blinds siya. Tapos isa pa, ito yung master bedroom natin. Ayan siya. Vertical din para mas elegant lang tingnan. Parang nakaka-hotel feels din kasi pag ganito. Kaya nagpa-vertical blinds din kami sa part na to. Kasi malaki din yung window niya. Lalagay ko din pala yung nakausap ko na naglalagay ng cortina na napakaganda talaga, guys. Sobra. Kaso nga lang sabi ko, pag may budget na ako, babalikan ko siya. Lalagay ko rin pala dito yung pinagkuhanan natin ng blinds, yung MKK. Si Kuya nagbigay ng discount sa amin kasi ano, sabay kami ng kapatid ko nagpalagay yon. The more na marami kang kukunin sa kanya, the more din yung makukuha mong discount. Ayan, guys. So, ayan nga, going back sa Korean blinds, guys. Yung mahahaba namin bintana, mas maganda kung vertical blinds yung ilagay. And yun, blackout na talaga siya. So, you don't need to choose kung blackout, basic, blackout na talaga siya. Yung masasabi ko lang sa vertical blinds, mas classy siyang tignan pag vertical. Kaya nga lang, mas mahal din yung vertical blinds. And sa pagpili din pala ng color, guys, nasa sa inyo kung gusto nyo maglagay ng accent. Pwede kayong mag-iba ng kulay. Like dito, pwede mong gawing gray or whatever you want. Yung iba, wood, para mas maganda nga kung yun yung theme ng bahay. Pero kami, pinili namin yung pinakamalapit na kulay sa wall namin, which is yan nga yung cream. Para mas malinis tignan. Sana nakatulong itong video na to sa pag-decide kung anong ipapalagay nyo, cortina ba or Korean blinds. And sana nakatulong din, mas mapag-isip pa kayo kung ano mas magandang ilalagay sa bahay nyo. Kasi guys, ito pang ano na, pang matagalan na to. Yun din palang pinagkuhanan namin ng blinds, nagpalagay na rin pala kami sa kanila ng door closure dyan sa may common bath namin. Para nga hindi lumalabas yung tubig sa tuwing maluligo ka sa shower area namin. So ayun. And for the pricing, depende kung gaano karami papalagay nyo, yung mga sizes, yung kind, and many more. But for us, nagastos kami pati sa door closure is 30,000+. So ayun guys, kailangan din talagang pag-ipunan. That's all for today's video. Thank you so much for watching. Bye-bye!